Ala, nagyan na ako ng pugnan. Nagwisaya ng food ko. Kasi akala ko hindi na namin maaabutan yung mga bata. Hindi ko mapigilan. Hello mga kalipad, this vlog is not a happy vlog, yung ordinary happy vlog nyo na napapanood sa akin. Kasi may nangyari, at yung nangyari na yun is sasabihin ko na sa inyo directly, hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa. Nakapag-decide kasi ako mga kalipad na mag-held ng birthday feeding 3 days before my birthday. I partnered with my Dr. Boyfi. Si Dr. Boyfi is also a youth leader sa kanilang church. At I partnered with him na magpakain sa area na tinuturuan nila every Saturday. So, meron silang tatlong area na tinuturuan. So, yung tatlong area na yun is tatlong barangay na magkakahiwalay sa bundok. Kasi yung church nila is nakalocate sa bundok. Nasa heart ko talaga na magpakain. Gustong-gusto ko talaga magpakain sa mga bata. Kasi, this is my way to give back yung love. And, yun yung naisip kong gawin din. Kasi, I love kids eh. At, gusto ko makakita yung ngiti nila. Kasi, yun lang talaga yung wala na mapagod ko. At yun, nakapag-decide din ako na mag-birthday feeding 3 days before my birthday kasi para sa birthday ko is magkapahinga na lang ako at wala na akong gagawin. So, ang nangyari, 9:30 a.m. mag-arrive yung flight ko at 11 a.m. mag-start yung feeding program. So, merong a lot time para sa travel at pag-prepare para dun sa birthday feeding na yun. Confident naman ako kasi morning siya. So, pag morning kasi, less traffic at tuloy-tuloy naman yung flight. So, hindi pa apektado yung flight ko kasi 9:30 a.m. naman mag-a-arrive. So, kung ano nangyari? Kung naabutan ko ba yung birthday feeding, panoorin nyo muna dito sa vlog na to. Disclaimer ulit na naka black and white siya kasi hindi ko siya ma-treat as a happy vlog. Tapos umiiyak na ako sa bandang dulo nito, guys. So, check niyo na lang muna and ipapaliwanag ko sa inyo kung ano yung nangyari mamaya after nung vlog. So, ayun. Andito ako ngayon sa Iloilo International Airport. Actually, walang tao. Kasi naghihintay kami for our flight going to Manila. Last flight ko na ngayon at talaga namang excited na ako for this week. So, ano bang gagawin ko for this week? Bale, magta-travel ako papunta kay La Boyfi kasi meron kaming tinuturuan ng mga bata doon. I hope na hindi maulan kasi magpapakain ako sa mga bata doon. Yay! Magpapakain kami doon. At ayun, sana hindi maulan. Tapos ito, yung aking mga kalipad. Hi! Pakita kayo. Hi! Ay! Ayan. Ay, ito pa pala. Hi! A few moments later. Ayun, mga kalipad. Nandito po kami ngayon sa Manila. Hindi ko na ata maabutin yung mga bata ngayon doon. Let's hope and pray na makaabot ako doon sa Cagayan de Oro. At sana maganda yung weather doon. Let's hope and pray because this is all I want for my birthday. Charot. Sana naririnig niyo ako kasi sobrang mahina lang. Nandito ako ngayon sa public area. Mama. Hello mga kalipad. Time check. It is 7:52. And ayun, makakasakay ako for my flight sa Cagayan de Oro. Umuulan ngayon. Sobrang lakas ng ulan. And hihintay natin kung magiging on time ba. Pero feeling ko hindi na magiging on time because of the rain. So, tara, punta natin yung Cagayan de Oro. Malakas na mi! Sige, ate!
Kaya para makaati na sila. Sige lang, kaon na mo, ha? Thank you, Ate Shane. Sige. Thank you, Ate Shane. Happy birthday! Happy birthday! Thank you pala, thank you. Ano, happy birthday na lang po akong self. Are you happy now? Yes, I'm happy now because I saw them. So, andito na kami ngayon sa may bundok ng Ayaya. Ah, mga kalipad, naghilak na ko. Alam, nagyan ako na pugnan. Nag-isaya na food ko. Kasi akala ko hindi na namin makaabutan yung mga bata. Hindi ko mapigilan. At was yun na, at least naabutan namin yung isa, nag-start na sila doon kumain, hindi na namin sila nasamahan kasi ano na, meron pang dalawang area na kung magpapakain ng spaghetti, ang sarap-sarap pa naman yung spaghetti nila. Ngayon, ano, tag dito, nakatanggal na ako ng uniform ko, nandito naman tayo ngayon sa second na area, punta naman natin sila. Sila dali. Louie, ako car. Yes. Oy. Tito. Mana? Tito. Najang. Naganero yun. Jogging me. Dan na ay. Diyan. Kuan me. Laminat na. Tignan na sila na mukha ko na ha. Bilak lang kate. Oh. Bye-bye. Thank you. Ayan. And ito na ang third na area naman na pupuntahan namin. At dito na kami mag-stay sa mga bata dito. Time check, ano na, hala, wala akong ano, orasan. 12 noon na, so tamang-tama for lunch. Ayan, yung third area. Hi, Ashley! Hi! Mauli na biyang tabi. Ha? Hi, mga ano mo? Mauli na biyang tabi, te. Wait lang! Wait lang, ha? Asan yung gikaon? Spaghetti. Asan nagkaon na po ang katong ni Uli? Oh. Ay, maayo. Salamat. Thank you sa inyo paghulat na ako. Pag-irate, advance ate. Advance happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. Hi! So wala na ako naabutan. Nagkain na sila kasi na delayed ako. So thank you sa inyong pag paghulat na ako. Ayan, ang mga bata dito sa church. Ayan, so tara, balik na tayo sa church. Yay! Bye-bye! Malakay, one minute! Kita pa man ta. Wala na yung mga bata. Bye-bye! At ayun na. Nakita nyo na. Na hindi ako umabot dun sa birthday feeding. Dahil na-delay yung flight ko. Actually, natuloy naman siya. Nakakain naman yung mga bata. Pero wala na ako. Okay lang naman. Hindi naman ako yung star talaga. Kasi sila naman yun eh. Ang mahalaga, naging masaya sila kahit nawala ako. Naluluha pa rin ako kasi, ano, birthday ko yun eh. Birthday feeding yun. Pero hindi ako nakaabot dun sa mismong program, ganyan. Bakit ba hindi ako nakaabot? Bakit hindi na lang nila kontay? Bakit hindi nagkaroon ng communication, ganyan? Guys, yun nga, kung nakikita nyo kanina sa vlog, ang mga areas is nakalocate siya sa bundok. Ang nangyari, dun sa part na hindi ko na ma-vlog kasi iyak na ako ng iyak kung maaabutan ba namin. Ang in-instruct ni Dr. Boyfi sa mga bata, sa mga youth
na nag-volunteer para dito sa birthday feeding ko is huwag kakain hanggat hindi pa kami dumadating. So kami, nung na-delayed yung flight, nakarating ako mga mag 10:30, mag 11 na sa airport. So syempre may travel time pa, yung prepare time pa. Hindi na ako nakapag-prepare. Pagdating ko, hindi na sumakay na ako, hindi na ako nakapag-change ng damit agad. Pagdating ko, umiyak na ako kasi bakit hindi namin makontak? Kasi nga nasa bundok, wala pong signal doon. At hindi namin sila makontak na wait lang, nandito na kami. Wait nyo lang kami kahit saglit lang kasi nag-hold lang yung mga volunteers sa instruction ni Dr. Boyfi na maghintay sa amin before kumain. So kami kinakabahan na kami kasi baka mamaya namumuti na yung mga mata ng mga bata doon. At ayun nga, anong nangyari? Nakita niya naman sa first area, hindi pa sila kumakain. Pero hindi na ako nakapag-mingle sa kanila, hindi na ako nakapag-fellowship, hindi na ako nakapag-take time na sa kanila, samahan sila. Bakit? Kasi meron pang second and third area. So, ang ginawa namin, parang bye, salamat, ganyan, binati lang nila ako. Alis na kami agad. So, hindi namin sila nakitang kumain, walang nangyaring ganun. So, nakakalungkot nun una. Doon ako nag-breakdown sa video kasi hindi ko na talaga kaya. At least nakita ko sila na nalaman ko na kakain na sila, ganyan. Na parang natanggalan ako ng isang tinik kasi nga ang iisip ko baka hindi pa sila kumakain. Second area, hindi pa pagdating namin kanina yung parang may basketball court, ganyan. Nakakain na sila at nakauwi na din yung mga bata. So parang dumaan lang kami at happy kami kasi nakakain naman sila. So salamat dun sa mga youth kasi nagkaroon na sila ng initiative kasi alam nilang mali-late na ako. Third, yung area naman din, nandun pa din sila, nandun sa, yun yung pinakamalayo, as in talaga nandun sa may bundok na talaga. Actually, nasa bundok naman lahat, pero yun nga, etong third area na lang is yung pinuntahan namin at doon na nga kami makikipag-fellowship kasi baka hindi pa sila kumakain, pero at pagdating namin, ayun nga, at least nakakain na sila. Nakantahan naman nila ako. Nakita ko naman yung mga saya nila. 15 yung mga bata doon sa last area. Pero ang naabutan na lang namin is 4. At least may 4 na naghintay para sa akin. Ano bang point na itong vlog na to? Alam niyo, sa totoo lang, natutuwa naman ako kasi natuloy pa din yung birthday feeding kahit wala ako. Naging happy naman ako kasi kahit na hindi nila ako nakasama, alam ko na naging happy sila dahil nakakain sila ng spaghetti. Ano bang point ko? Ano bang point na tong vlog na to? Nakikita ko pa din kasi yung purpose. Bakit ito yung naging vlog ko? Nakita ko pa din yung purpose. At yung purpose na yon is para sa tatlong group ng tao. Yung reason kung bakit ko na-vlog to is una, gusto ko malaman yun na hindi kasalanan ng airline kung bakit ganun yung nangyari sa akin. Bakit nag-failed yung birthday feeding ko. Hindi ko sinisisi yung airline ko. I have a huge respect for my airline. At kasi, naiintindihan ko na na-delay yung flight dahil sa weather. Dahil sobrang lakas ng ulan sa time na yon. At hindi naman din makokontrol yung lakas ng ulan na yon. Nagkaroon na ng, naging domino effect na siya. Lumakas yung ulan, nagkaroon ng traffic. At late na kalipad yung aeroplano, late akong dumating. Naiintindihan ko yon. At naiintindihan ko din na hindi kasalanan ng airline once na nagkaroon ng mga aberya. Kasi hindi naman, isa lang naman ang concern ng airline. Mahatid ang mga pasahero ng safe to their destination. So, yung nangyari sa akin, kahit ganoon, naiintindihan ko, wala akong sama ng loob kasi naiintindihan ko siya. Ang purpose ko lang dito sa vlog na to is gusto ko din kayong mamulat, mga kalipad, na kapag nagkakaroon ng delays, is hindi kasalanan ng airline yun. Lalo na kapag delays ng na weather, tungkol sa parang bad weather, ganyan, thunderstorms, air traffic, ganyan. Gusto ko malaman yun na uso na po ang word na air traffic ngayon. So, nagkakaroon na ng mga air traffic. At yun yung hindi ko na foresee dito sa birthday feeding ko. So, actually, kasalanan ko siya. Kasi napaka-tight, diba? 9:30 a.m. yung arrival. Tapos, 11 yung
birthday feeling. So, katanggap ko. Kasalanan ko. So, second is for the riding public. Gusto ko na malaman nyo na kapag nagkakaroon ng delays, hindi lang po kayo ang nagiging inconvenient. Pati din yung mga flight attendant. Katulad yung mga nangyari sa akin ngayon. Mga kalipad, kaya ako to na-share. Kasi dapat hindi ko na na-share nga. Kasi gusto ko na maintindihan nyo na hindi lang kayo yung biktima ng mga delays. I stand for all flight attendants. Kasi hindi lang kayo yung napaperwisyo. Kaya please, kung nade-delay yung flight, huwag kayong magalit. Huwag kayong magalit sa mga flight attendants. Huwag nyo silang babatuhin ng boarding pass. Huwag nyo silang sisigaw na, oh, palagi nalang delay, ganun. Kasi, guys, lahat po tayo is victim ng delays. Hindi nyo nga natanong na sobrang aga nagsasign in ang mga flight attendants at nagiging biktima sila ng delays, air traffic delays, weather delays, thunderstorms, ganyan, na mga pag nagkakaroon ng lightning alert sa airport, hindi makagalaw ang aeroplano, kasama pa din sila dun sa delay na yun. Kaya please, huwag kayong magalit. Isa din, itong vlog ko na to, in-upload ko para maging eye-opener sa inyo na hindi lang kayo yung nagiging victim ng delays, kundi kami din. Kami din mga flight attendants. Hindi nyo alam na baka itong mga flight attendants na mga sinisigawan nyo kapag na-delay, kapag yung mga flight attendants na iniirapan nyo, yung binabato nyo ng boarding pass, kasi nangyayari siya. Tanggapin na natin, may mga pasahero talaga nagagalit and we are so sorry for that. But also, please consider na ang mga flight attendants is nagiging victim din ng delays. Hindi nyo alam na baka mamaya, yung mga flight attendants na yun is meron din silang pupuntahan na weddings, anniversaries, birthdays. At katulad sa akin, may birthday feeling ako pero naging victim ako ng delay. Sana maintindihan nyo yun. At please be kind for all flight attendants. Lalo na kapag delay. Kasi lahat tayo victim. At third, para sa mga aspiring kalipad ko dyan. Alam ko, nakikita nyo dito sa vlogs ko na napakaganda ng pagiging flight attendant. Ganyan. Na ang daming gustong maging flight attendant. At wala namang masama dun. Pero mga kalipad, gusto ko lang imulat sa inyo kung ready na ba kayo sa ganitong klase ng trabaho. Gusto ko lang imulat sa inyo kung ready ba kayong yakapin yung ganitong klase ng sakripisyo. May times na pwedeng hindi ka na maka-attend sa mga special occasions, pwedeng maging super late ka na, darating ka na ng super late. Kung hindi mo kaya yung ganitong klase ng sakripisyo, kung hindi mo kaya yung ganitong klase ng pamumuhay, it's better na hindi ka nalang maging flight attendant. Kasi, ito talaga yung reality. May mga times talaga na dahil sa mga delays, dahil sa mga nangyayari sa operations, ay hindi ka talaga makaka-attend sa mga special occasions ng inyong pamilya. So, yun yung gusto ko ipamulat sa inyo. At, i-lesson sa inyo itong vlog na ito. Alam ko na may kasalanan ako dito sa nangyari. But for me, nakikita ko pa din to as a blessing. Nakikita ko pa rin to as a good side. Bakit? Kasi nangyari siya for a purpose. And this purpose is to educate you, mga kalipad, mga riding public, at lahat na mga hindi pa alam yung mundo naming mga flight attendants. So, ayun lang. Nagpapasalamat pa rin ako kay Dr. Boyfi at sa mga youth sa church nila. Maraming salamat sa inyo, Highlands Bible Baptist Church, for helping me to have this birthday feeding. At maraming salamat din sa inyo for supporting me at pagtapos nitong video na to. I hope na may nakatutunan kayo. At comment down below kung ano yung mga realizations nyo regarding dito sa vlog na ito. So, hindi ko muna masabi yung outro, normal outro ko. But for now, kung gusto nyo maging happy, panoorin nyo yung mga ibang vlogs ko na lang. At bumalik tayo sa happy vlogs sa susunod kong mga vlogs na.
So hanggang dito na lang muna mga kalipad. See you sa susunod na vlogs.